Magandang umaga po, Pastor Alan. Para sa ating morning devotion, nais ko pong share sa inyo ngayon ang Psalm 27, verse 1. Sabi niya po, "The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life. Whom shall be afraid?" Yan po yung mga katagang binanggit ni King David nung siya po ay may pinagdadaanan sa kanyang buhay. At ngayong umaga, nais ko pong i-share po sa inyo, baka tayo may pinagdadaanan ito, pagdadaanan ng umaga, humugot tayo ng lakas, ng pag-asa mula sa mga talatang ito. Kung mapapansin niyo po, binanggit na po ang tatlong mga terminolohiya. Number one, sabi niya po, "The Lord is my light." Sa Biblia po, oftentimes it symbolizes guidance, hope, and illumination. Lalo na po ito'y inabanggit sa gitna ng madilim na bahagi ng kasaysayan ng mga anak ng Diyos. Makikita niyo po na ang ilaw ay nagsisilbing guidance sa madilim na bagay na hindi mo alam ang ipagdadaanan. Ang ilaw ang bibigay sa iyo ng guide. Pag-asa, kapag ikaw ay madilim at nasa kadiliman, hindi mo po alam kung anong nangyayari o anong nasa paligid. Pag nakakita ka ng liwanag, kakaroon ko ng pag-asa na mayroon ka pang mapupuntahan at mayroong kaligtasan. At ito'y nagbibigyan ng illumination sa mga bagay na hindi mo naiintindihan, pero naliliwanagan ka kapag ikaw ay may ilaw. Yan po ang ating Diyos. Ang ating Diyos ay ang ating ilaw o liwanag. Hinire-reveal niya sa atin ang path kung saan tayo dapat dumaan, at pinapakita niya sa atin kung paano siya susundan. Tinutulungan tayo nito na i-navigate ang ating magulo at walang direksyong buhay, lalo na po sa gitna ng difficult situation, at na ino-offer ng Diyos ang pag-asa kapag nakikita natin ang kanyang pagkilos at ang kanyang presensya, lalo na po in the midst of despair. So God is our light. Kapag mayroong liwanag na nakikita tayo, ito yung makikita nyo, nagbibigay ang Diyos ng pag-asa, ng guidance, at ng illumination sa ating pusong nagkukulimihanan. Hindi lang ho, "The Lord is my light," ang sabi niya, "The Lord is my salvation." Ito po'y tumutukoy sa deliverance from harm, from danger, or evil. Hindi lang ho ito protection sa physical, kundi protection din po at kaligtasan sa spiritual, lalo na po sa kasalanan at ang konsekwensya ng ating mga pagkakamali. "The Lord is my salvation." Ito po'y assurance sa atin that He will rescue us in times of threat, ng kasalanan, o ng anumang kapahamakan, nakikita man o hindi nakikita. Ngayong umaga, pwede po natin pagtiwalaan ng Diyos natin na anumang bagay na kapahamakan maaaring nandyan sa atin o darating sa atin, hindi tayo niya pababayaan, because our God is our salvation. Lagi niya tayong tutulungan, lagi niya tayong i-rescue. Magkaroon lang po tayo ng puso ng pagtitiwala at pagpapakubaba sa kanyang harapan. "The Lord is my light, the Lord is my salvation." Kaya hindi dapat natin katakutan ng buhay na to. Ngayong umaga, wala tayong dapat katakutan dahil bibigyan niya ng liwanag ang ating daraanan at ating pagdadaanan, at anuman mangyari, hindi tayo makakasure po tayo na walang kapahamakang mangyari, dahil He will always rescue, because our Lord is salvation. At sabi niya po doon, "Not only is the light the salvation, the Lord is my stronghold." Dumarating po sa punto na kung saan hindi na natin alam. Kabi-kabila na ang ating mga pinagdaanan na mahirap at hirap ng buhay. Minsan nagsarap punta sa isang lugar na alam mong safe at walang mangyayari masama sa iyo. Yan ang ating Diyos. Noong araw po, mayroon silang refuge city. Ang refuge city ay isang special city na nababakuran ng mataas na wall at may kwartya dito. Kapag nag-take refuge ka sa mga walled cities na to, walang kapahamakang pupunta sa iyo, dahil protected ka. Gaya ng kanilang law, protected ka sa loob ng walled city at may magbabantay para sa iyo. At yan inihambing ng Panginoong Diyos ang kanyang sarili. Kung tayo ay naugulmihanan, punong-puno ng anxieties, punong-puno ng worries, pumunta tayo sa Kanya. Lumapit tayo sa Kanya, magkubli tayo sa Kanya, at siya ay magiging place of refuge and safety sa ating lahat. Ang ibig niya pong sabihin, He will offer protections and security
lalim na po in times of distress, anxiety, and worries. Ito po ay nagde-describe ng kanyang impenetrable nature of God's protection. Hindi mo maring pasukin ang walled city na to. Hindi mo kayang pabagsakin, lalo na ang ating Diyos. Kapag ikaw ay nasa kanyang kamay, nasa kanyang protection, walang anumang pwedeng bumangga o anumang bagay na pwedeng tumalo sa kanya. Maaari po ang problema natin yung bagay napakalaki, mas malaki sa atin, pero wala pong masigit na lalaki sa ating Diyos na siya natin kumplihan. Pwede po natin pagtiwalaan ng Diyos ngayong umaga that He will guard us, He will defend us sa anumang threat ng adversity ngayong umaga. Ang mga talata po ito'y nagbibigay sa atin, una, ng assurance na kung tayo magre-rely at magtitiwala sa ating Diyos, He will be our light, our salvation and stronghold. So there is no reason to fear. Pangalawa po, it provides comfort and hope na in times of difficulty, ang Diyos ay merong unwavering, steadfast love that He will defend us at hindi niya tayo kailanman pababayaan. Yan pong sinabi niya, I will never leave you nor forsake you. Kailangan lang pong pagtiwalaan natin ang ating Diyos. So kung ngayong umaga po tayo ay may fear and anxiety, may mga decision making na gagawin napakahirap, o may mga bagay na parang tila hindi natin kakayanin, pagtiwalaan natin ang Diyos, bibigyan niya tayo ng light, na bibigyan ng guide para sa atin. Bibigyan niya tayo ng pag-asa na sa gitna ng madilim na pinagdadaan natin, may liwanag ang Diyos na ipagkikita at dadalhin. At kung tayo'y pinangihinaan at hindi natin kaya, siya ang ating stronghold, siya ang ating refuge kung saan pwede tayong pumunta sa Kanya at hayaan mo ang Diyos ang humawak sa iyo ng umaga. Makabuti po ng Diyos. The Lord is my light and my salvation. Kanino ko dapat matakot? The Lord is the stronghold of my life. Whom shall be afraid? Huwag po tayong matakot. Magtiwala lang tayo sa ating Diyos. Manalangin po tayo, aming Ama, lahat ng gagawin namin ngayon, lahat ng pupuntahan namin ngayon, lahat ng didesisyonan namin ngayon, pinagkakatiwala namin sa iyo. Lahat ng hindi namin nakikita o nakikita mga bagay na maaaring maging kalaban namin ngayon o magpahina sa amin, ay amin pong pinagkakatiwala sa iyong proteksyon. Kami po ay nangangalong sa iyo. Tulungan niyo po kami. Salamat po ng marami. Purihin ka po. Sa pangalan ay Panginoong Jesus. Amen.